Ito lang po pagpapainom mo. Ayan, ganyan lang po. Yun mga ka-tips, at magandang araw naman po sa ating lahat. At ngayon po ay bad news dahil nagkasakit po ang aking mga chicken broiler. May halak po at sipon. At darawang araw ko na po pinapahinom ng gamot. At tingnan po natin kung ano pong resulta na nangyari sa aking mga sisip. At yun, samahan niyo po ako mga ka-tips. Mga ka-tips, at magandang araw naman po sa ating lahat. Ayan, at uminit na naman po. At mamaya, panigurado, uulan na naman po yan mga ka-tips. Ayan, at 11 days na po na aking mga chicken broiler mga ka-tips. Ayan, aking mga sisiw. At yan, dahil sa pasama-samang panahon mga ka-tips, talagang yan, nagkasakit po ang ating mga chicken broiler. Nagkasipon po at halak. At wala tayong mga gawa dahil ganun po ang panahon. Eh talagang hindi po natin may iwasan yan mga ka-tips. Kaya ang gagawin po natin ay agapan po agad natin ng gamot na Premoxil or Ambroxetil. Pag wala naman po nun, gawin natin na magpainom po tayo ng bawang na kasama po sa malinis na tubig. Yan mga ka-tips. At dahil darawang araw na po ako nagpapainom ng gamot mga ka-tips tuwing gabi po. At nahalata ko talagang may sipon pa mga ka-tips. Dahil sa yan, sa panahon yan, pabago-bago. At malaki na to. At sa isang linggo may lilipat ko na to sa malaking kulungan mga ka-tips. At yun nga pala mga ka-tips po, itong aking mga alaga ay palapit ko na pong paltan ng aking mga feeds. Paltan ng feeds na Integra to po yan. At matatako na rin po kasing kumain to. At siguro po ang nakikita ko po may sakit na yun ay nasa 5. At meron din po mga bansot. Yan, hindi po talaga may iwasan. Ito po. Yan. Kaya ang galaw ko po muna ng ilaw. Dahil po ay sobrang init po kanina. Hinihingil po sila. Nakapag-disarin po ako ng ipot nila. Yan, mga dami nila. Para hindi po nila malanghap. At pinapainom ko pa rin po ng Premox sila ngayon mga ka-tips. Kasi para matanggal ang mga bakterya nila sa kanila mga katawan. Ayun mga ka-tips. Binuksan ko po muna yung ilaw dahil ayan nawala na naman ang init. Mukhang uulan na naman at kanya ang nakakalungkot mga ka-tips. Dahil sa ganyan ay naapektuhan ang ating timbang ng ating mga sisiw. At nakita niyo naman po sa aking video, nagtimbang po ako at maganda naman ang mga resulta. Nga lang po at nagkakasakit sila. Yan, meron na rin tayong bansot. Talagang may sakit. Talaga din na may hindi na po lalaki 'yon mga ka-tips. No, aasahan natin na hindi na po lalaki yun. Ayun, nasa dulo, natutulog na nga nakatayo. At papakita ko po muna sa inyo mga ka-tips yung aking mga chicken broiler para paslarin po makita yung mga resulta po na nangyari po, kahit nagkasakit po sila. At yun mga ka-tips, ito po yung aking mga chicken broiler. Yan, ayos naman po oh. Sabi ko nga po sa vlog ko ay maganda po ang timbang na nakuha ko kahit di po yung masyadong lampas no sa aking guidelines ay okay lang po yan. Ayan. At ang painom ko po ay Premoxil muna po mga ka-tips dahil may halak at sipon pa, ang lalakas po. Yan, nagparit na rin po ako ng patukaan dahil natapon na po sa gantong patukaan mga ka-tips. Yan. Yan po. Ito po mga ka-tips oh. Yan po yung bansot na sinasabi ko na natutulog na nakatayo. Ay wala na pong pag-asa yan, hindi na po lalaki yan mga ka-tips. Yan. O sa poultry, malalaki yung ganyan pong itsura ay tinatapon na po yan. I-dispose na po yan. Dahil ang tako po kasi kumain yan. Yan, ayan po. Ito po yung itim mo. Ayos naman po ang kanilang puwet. Ay wala naman pong nagtatae. Yan, lobon-lobon na po. Yung isa po nating itim, yan, medyo maliit po na pag-iwanan. Yan, mukhang nagkasakit po. Pero lahat naman po sila ay malalaki ang size. Ito pa po yung isang maliit. Mga tips, yan. At meron pong isang hinihimatlog oh. Yan. Pero kaya pa yung agapan. Mga ka-tips. At yun po, balik po tayo sa ating topic. Yun po mga ka-tips, papakita ko po sa inyo yung pag-nimbis ko po ng Promaxil sa kutsara lang po dahil ringgilya po yung aking gamit. Yun, tara, samahan niyo po mga ka-tips. Yun mga ka-tips, at magtitimpla po ako dahil may nakita po ako na may sipon, tatlo. Yan, ganito lang po yung pagtitimpla ko sa kutsara. Kutsara po kasi ang gagamitin ko po kasi ay ringgilya.
yung tatapakan ko po ang timpla. Ayan. Tatapakan ko po yung timpla para po mabilis gumaling. Dahil gawa po sa panahon, init ulan. Ayan. Nagkakasipon po. At buti na lang po ang nagkakasakit ay mga bansot. Mahirap na ho yung palakihin. Pero try pa rin po natin na pagilingin. Yan, ganyan lang po ka tips. Oh. Ganyan lang po ang timpla. Yan po, saka po kayo gagamit ng ringgilya. Yan, gaganyan nyo lang po. Ay, likot pa. Yan, ganyan lang po. Yan. 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 Ito lang po mga ka-tips, ganyan. Ganyan lang po ang gagamitin nyo. Yan. Okay po. Ngayon po, ay magpapainom po ako ng gamot na Premoxil. Dahil po kagabi ay nagpainom na rin po ako dahil ang dami pong may halak ngayon mga ka-tips at may nababansot, kaya kailangan ko maagapan to, yung sipon na to at halak na to. Kaya may nakita po ako ngayon na mga dalawa siguro na tutulog-tulog na nakatayo, kaya akin pong papainumin ito mga ka-tips. Yan, ito pong yan, naringgilya na may gamot po at napakita ko naman po sa inyo kanina kung paano po yung ginawa ko pagtitimpla po rito. Yan. At yun, samahan nyo po ako mga ka-tips. At yun mga ka-tips, magpapainom po tayo. Yan, anong pagpapainom po ay mga 1 lang po. Yan, mga 1. Yun lang po. Yan. Papangangahin nyo lang. Saka po kayo magbibigay. Yan, yun lang po. Yan. Ito mga ka-tips. Oh. Ito rin. Oh. Yan. Ito. Medyo ano rin, nahi, pero medyo nakangang siya habang humihinga. Ibig sabihin, nahihirapan po siyang huminga dahil sa sipon. Ayun po, naririnig nyo. Ito lang po pagpapainom mo. Ayan, ganyan lang po. Ayan. Tapos maghahanap pa rin pa tayo ng mga bansot. Ito, painumin na rin natin to. Kahit malakas na. Ito, malakas na to eh. Ito, malakas na rin po ito. Natuka na rin. At painumin na rin natin para sigurado po. Ayan. Ganun lang po. Yun mga ka-tips, ganun lang po ang pagpapainom para po mas ma-absorb po nila yung gamot, no? Kasi po pag sa tubig-tubig lang eh hindi po sila basta-basta na inom, lalo na pag ganun po yung sitwasyon ng karamdam nila, parang pinakapos po sila sa hininga, ganyan, parang ano, ay hindi po sila basta-basta makakainom. Kailangan po natin subuan sila, no, ng gamot po para po maagapan agad. Ganun po ang aking proseso na ginagawa mga ka-tips, kaya po naagapan ko agad yung mga sakit na aking broiler po. Po. At ngayon, malalaki na na kinayang po, bagay mamatayan pa tayo. Kaya agapan po agad natin yan kung maaari ay magpainom po tayo ng Premoxil or pag wala pong Premoxil, Ambroxetil ng 3 days na po. Magsimula po kayo ng hapon, hanggang gabi na po yun, hanggang alas 5, ganyan. Tapos sa umaga, alam naman po natin mainit, kahit fresh water na may asukal, ganyan, para po mabilis po siyang tumuka, ganyan. At pwede rin vitamins o clean water. Yun lang po mga ka-tips ang inyong gagawin para po maagapan po natin agad yan. At maghahanap pa po ako ng iba pang mga misok dito para po mapainom agad natin. Ganyan lang po mga tips ang proyeso na inyong pong gagawin at talagang iba po ang klima po ngayon. Talagang pabago-bago. Kahapon, umulan ng hapon, sobrang init ng tanghali, simula ng maga. Ngayon, ganyan na naman, mingit na naman, mamaya ulan na naman. Kaya aasahan po natin na talagang magkakasakit po ang ating mga alagang mga manok. Yan ang problema po natin ngayon mga tips. Kaya yun ang ating aagapan agad. Dami ko pong narinig eh. Yun, maya-maya po ulit. Yun, mga ka-tips. Ayun na nga po, napainom ko na po sila. Nasubuan ko na sila gamit ang ringgilya mga ka-tips. Yun lang po yun. At mamaya magkaganon pa rin po ako. Papainomin ko po ulit. Gamit ang ringgilya pag nakita ko po na ganun pa rin, eh, matlog. At ating, yun lang, tatagayin lang natin yan mamaya mga ka-tips. At mamaya din po, magpapainom naman po ako ng bawang sa kanilang tubig. Yan, ihahalo ko pa sa kanilang tubig para po tulong na rin po para anti-bacteria po mga ka-tips. Yan. Yung aking manok po ay iitlog na kaya po maingay.
nandun po sa malaking kulungan. Yan mga ka-tips. At yun, advice ko lang po sa inyo mga ka-tips, at talagang maaasahan nyo po yung ganyan na senaryo na magkakasipin po ang ating mga manok po. Ang gagawin nyo lang po talaga ay yan, pag malala pong ang sakit po ng inyong mga manok, ay tapangan nyo po ang gamot yan, para po mabilis po gumaling. Tapos po pag nakikita nyo na po na sumisigla na po sila, ay bawasan nyo po ng gamot yan, medyo babaan nyo po. Mga tatlong araw nyo pong gawin yon na matapang, medyo matapang yung medyo ano na, hindi na siya medyo matapang. Tapos yon yung medyo ano na, yung kokonti na nagamot. Tatlong araw nyo pong ganun gawin nyo, pangatip. Huwag nyo pong gagawin na palaging matapang ang gamot. Ano? Kasi po, lahat po ng ganun po na matapang na gamot ay meron pong kapalit na pangat na resulta. Ano po, unang-una, pwede po silang mabansot. Yan, dahil po sa sobrang gamot. Pwede po silang ma-overdose naman. Yan, hindi po nila kayanin ang ng katawan ng nilang gamot. Yan, pangatlo po ay pwede po silang mas lalo pang lumala yung kanilang sakit na sipon, dahil mas natalo po yung bakterya na pwede pong magpalaki sa kanila. Ganun po, dahil po kasi bakterya na mabuti at masama, kaya dapat equal lang tayo, nasa gitna lang po tayo. Ganun po, hindi sobra, hindi kulang. Ganun lang po mga tips ang inyong gagawin. At yan, tuloy-tuloy lang tayo mga tips. Yan, sa mga yan, nag-aalangan mag-alaga ngayon mga ka-tips na tag-ulan nga. Yan, pabago-bago ang panahon. Huwag po kayong manghihinayang mga ka-tips. Tuloy-tuloy nyo lang po, dahil kami po ay tuloy-tuloy talaga kami mga ka-tips. Wala pong palya. Talagang kahit anong panahon yan, kahit anong ano yan, bumating na init o ulan, ay tuloy-tuloy tayo. Kaya natin labanan yan, sakit na yan mga ka-tips, dahil marami tayong panlaban na gamot. Yan, hindi lang naman na Premoxil o Amoxicillin ang mga gamot dyan. Marami pa po na pwede nga gamot sa kanila mga tips. Talaga nga maraming brand na gamot. Yun lang po talaga yung sa akin, ang Premoxil sa Amoxicillin. Talagang subok na subok ko po yan, yung gamot na yan. At gumagamit din po ako, lagi kong palala, gumagamit din po ako ng yan, yung natural na gamot lang po, tulad ng bawang. Yan, ipapainom po ako sa kanila. Yun lang po ang ginagawa. Minsan po, pag malala, kinusubuan ko po, ay nakikita nyo naman po sa aking mga video, yung mga solid supporter ko po dyan, mga solid nanonood po na aking mga video, na talagang maganda po ang resulta na nangyayari kapag may sakit po ang aking mga manok. Minsan po, may talagang nakaka-recover po agad. Yung iba naman po ay hindi kinaya, dahil nahuli na ang aking, nahuli ko na siya bago siya maagapan, mga ka-tips. Yun lang po. At huwag po kayong matakot mga ka-tips, lalo na sa mga baguhan dyan. Talaga mararanasan nyo po talaga sa una yung ganito pong senaryo na magkakasipon, magkakamortality. Pero po, kayang-kaya po natin yung kayang-kaya nyo po yung matutunan at masanay sa mga ganyan po mga ka-tips. At sa ano naman po, sa mga yan, sa pagbili naman po ng sisi, talagang sa una po talaga maganda yan. At habang tumatagal po, pag mali po ang inyong pag rebreeding, may pangatlong pong resulta ng nangyayari mga ka-tips. Ganoon lang po. At alam ko po, sa mga ano dyan, baguhan, ay matututo rin po kayo. Nakatulad ko, at simula din po sa ganun, ay natuto. At yan, na masanay na sa anumang mangyari. May mamatayan man, nagkasakit man, ay wala, hindi na ako na-stress. Ang ginagawa ko po, ay inaagapan ko na po agad. Yun lang po. At dito ko na po tatapusin na aking video mga ka-tips. Maraming salamat po sa patuloy na sumusuporta na aking YouTube channel. Yan, huwag niyo po kakalimutan na mag-subscribe at click niyo rin po ang notification bell para lagi po updated sa aking mga video. At yun, happy farming po sa inyo.